busy kayo ngayon, gusto ko lang pong malaman ano pong paghahanda po niya na nakakasa sa inyo pong hanay, lalo na po si Nikay, inaasahan magla-landfall po niyan anytime. Opo, patuloy po, no? Talagang tinututukan natin ito. Kahit na po, kasi kalapit sila, ma'am, no? Rinig ko rin po yung discussion nyo kanina ni Ma'am Veronica ng Pag-asa. Oh, director. At yun po ay, sa isang banda, ma'am, medyo that on a positive note, at least mataas yung level ng paghahanda, no? Kagaya po ngayon, tinututukan natin, aside from, of course, preparing yung mga kababayan natin ulit na posible pong doon ulit dadaan, ma'am, no? Aurora and Cagayan or Isabela itong dadaanan niya. And so, patuloy po, no? Yung coordination in all levels habang medyo maganda-ganda pa po ang panahon, pero meron na pong mga inuulan na portions ng ating kapuluan. Pinaghahanda po natin. So, always a worst-case scenario po ang pinaghahandaan natin dito. And yun nga po, yung sitwasyon na kadadaan lang. And hopefully sana nagsisimula na rin sana yung ating response phase. Pero sa ngayon po, ito na naman tayo. So, ang isa, ma'am, no, patuloy tayo yung ating humanitarian corridor, yung humanitarian loop natin, yung pagpapadala ng either karagdagan or prepositioning of additional goods doon po sa mga areas na tutumbukin, no, yung posibleng maapektuhan nitong bagyong Sinika. At just kanina po, no, binisita po ng ating Pangulo yun pong area ng doon po sa Cagayan para alamin po kung ano po ang sitwasyon, at nabigay po siya ng mga tulong din doon, and he assured our public, yung mga kababayan natin doon sa area po na yon, na nandun po ang tulong ng ating pamahalaan para kung sakasakali po. And sabi nga po niya, kahit na of course po ano lang naman yan, pero ngayon po ay sapat pa naman po ang ating mga resources. Opo. At para po tugunan itong posibleng epekto po ni Nika, ma'am. Opo. Last question na lang po, Director Edgar. Alam po natin na si Nika pinaghahandaan natin, pero di rin natin makakalimutan, of course, yung pananalasa ni Bagyong Christine, tapos sinabayan pa ni Leon. Yung mga lugar po na tinamaan ngayon, kumusta po ang sitwasyon doon ngayon? Na ibalik na ba natin ang okay na ba sa kalsada? Okay na, marami pa po bang nasa evacuation? Meron pang mga ma'am, siyempre hindi naman din po kadali, pero mas maganda po ang sitwasyon sa ngayon. Nice. Tuloy-tuloy po ang pagpapadala ng tulong doon. Some of them, nagsimula na po yung early recovery natin para mas makabangon tayong muli. At ito nga po, hindi pa rin natin binababa yung guard natin, ma'am, no? Patuloy pa rin tayo. In fact, magpapadala din tayo ng mga augmentation na mga tao natin mismo dun sa mga areas na nasalanta, at posible pa pong masalanta, para mas matutukan natin ito, ma'am. Ayon na rin po sa pag-uusap ng ating Pangulo, ni Secretary Teodoro, tsaka ni Yusek ni Pumoseno. At ito nga po na gusto ko lang po i-reiterate yung kaninang binanggit ni Ma'am Veronica na may mga kababae, may mga barkada pa po itong Sinika na kasunod niya. So, hindi po talaga ito biro, pero makikita po natin, no, yung experience natin kay Leon. So far, wala po tayong casualties, no matter gano'n siya kalakas. Pero, siyempre po, hindi po tayo nagkukumpiyansa masyado, ma'am. Isosustain yung mga dapat, yung mga magandang ginawa natin, preemptive evacuation, yung ating patuloy na pananawagan, yung coordination in all levels po sa ating mga kababayan, yung participasyon ng ating publiko po, yung participasyon ng pribadong sektor, lahat po ng mga stakeholders, mga responders, volunteers, mga reservists, lahat-lahat po yan. At syempre kayo, ma'am, kayo po ang aming tulay, no, to our public. Kayo po ang conduit natin para parating sa kanila kung ano ang pwede nilang ma-expect, no, worst case scenario, kung gaano ba kataas itong sinasabi pag ganito kalalakas yung ulan, pwede bang kaya hangin, pwede bang mailipad yung mga bubong ninyo o dumampas yung tubig sa, alimbawa, sa isa pong normal na Pilipino na more than 5 feet, ano po, less than 6 feet. So, mas ginagawa po natin visual yung ating mga babala para mas ma-appreciate po ng lahat, mas nakikita nila, we try to, as much as possible, laymanize yung mga technical terms na binibigay ng ating mga forecasting agencies. Importante rin po kasi we rely heavily on the forecast ng Pag-asa. And then ito rin po, no, yung DNRMDB naman overlays po yung hazard map nila over the forecast. Opo. At meron na po tayong way malaman kung
saan saang barangay, sa anong barangay itong maapektuhan para forewarned din po sila, working closely with the DILG, the DSWD. Mm-hmm. Pinapaalam natin sa kanila, redundancy pong ginagawa natin ng information, di ba din na pong OA, basta lang ligtas yung lahat, ma'am. Ayun po. Naku po, wala pong OA pagdating sa Bagyo. Talagang maganda po na mas handa po tayo, the better po talaga. At nagpapasalamat po kami, Director Edgar, sa kahit anong oras po, handa po kayong sumagot po sa amin dito sa Teleradyo Servisyo. Maraming maraming salamat po sa inyo, Director. Sa mas marami pang tips para ligtas dapat, subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.